O, tatlo ang may chance ang manalo ngayon ng bench body bag. So ito yung remote, subukan natin. Alarm. Ayos, gumana. Ang sakit sa tenga. What's up mga ka-rides? So bali ngayon, isang buwan na tong motor natin. Itong araw na to magiging special to eh. Kasi magkakaroon tayo na unang-una yung parapol. At ito na nga siya. Ito mga ka-rides. So ito na yung mga nagsubmit ng entry natin. Ayan yung mga pangalan ninyo. I-spin na lang natin yan, no? So tatlo ang may chance ng manalo ngayon ng bench body bag. So simulan na natin. Unang spin. Let's go. Yes. Unang spin. Yun. Congratulations. Eric Torres. Yan. Ayun yung mga anak ko na excited din. So Eric Torres. Antayin mo yung message ko, no? O pangalawang mananalo. Ikot tayo ulit. Spin. What I got? Pangalawang panalo ay yun, Simon Arbol Membrilos. Alright. So pangalawa niya na. Last na, last naman nanalo. Last naman nanalo mga guys. Spin tayo. Go. Oh yeah. At ang ating pangatlo, Michelle Ann Aluwag. So congratulations, no? Sila yung mga tatlong ka-rides natin na nanalo. Antayin nyo na lang yung message ko, tapos kung paano ko mapapadala sa inyo. Maraming salamat sa pagsali. At stay tuned lang, saka stay lang na nakasubscribe kayo mga ka-rides, kasi malapit na tayong mag 2,000 subscribers. Pagdating ng 2,000 subscribers natin, mas maganda ang ipaparapol natin. So maraming salamat sa inyo. Yeah, congratulations sa mga nanalo, no. Antayin niyo na lang mga ka-rides yung message ko sa inyo kung paano ko mapapadala yung mga bags na napanalo na ninyo. So anyway, ngayong araw na 'to ang ibablog natin, magkakabit tayo ng tong alarm system, at the same time magiging keyless na din yung motor natin, no, 'di ba? So bali added technology ngayon sa easy ride natin. Ito palang vlog na ito mga ka-ride, magiging memorable to sa akin. Kasi ito yung first time na mag-DIY ako sa motor natin, no. So kung ano't ano man ang kalabasan nito, bahala na, no. Makapagbibigay talaga ito ng leksyon sa akin. Maging palpak man to o maging maayos pa to, sigurado may matututunan ako dito. So yun mga ka-ride, papakita ko sa inyo kung paano to gagawin, kung paano natin bubuksan yung harapan. Actually may nagbigay na sa akin ng payo kung paano bubuksan yung harapan. Ayaw niya lang pasabi kung sino siya, no? Pero maraming salamat sa iyo Pops, no? Siya talaga yung malalay sa akin kung paano ko to bubuksan at kung paano ko to ikakabit. Sabi niya kasi ano daw to eh, plug and play lang to mga ka-rides. So masusubukan ko talaga ngayon kung plug and play lang to. Anyway, bago pala yan, magkakaroon tayo ngayon ng Coach John Rides Easy Tips. Sa mga laging nagtatanong sa akin, no, kasi marami na rin tayong mga ka-rides na, ayan, marami na rin tayong mga ka-rides na nagbabalak magpa-paint ng mags sila. Tapos, yung mga tanong sa akin, paano ko daw ba tinanggal itong gulong sa likod? Kasi ang daming cases na nahihirapan sila, no? Basic lang kasi nangyari sa akin mga ka-rides. Tinanggal lang namin itong tambucho, tapos niluwagan lang namin itong shock sa likod para mahugot namin ito, itong bracket ba to or swing arm tawag nila, kung ano man yan, para matanggal natin to. Ngayon, ang dami nagtatanong paano daw ginawa, kasi nahihirapan sila na mahugot itong mga ka-rides. Buti na lang meron tayong ka-ride. Salamat kay Tristan Oliva. Yan. Siya naka-discover kung bakit ito ay mahirap tanggalin.
Ang nangyayari pala mga ka-rides, yung nasa loob, kinakalawang. So ang ginawa niya, binabara niya muna ng WD-40, tapos kumuha siya ng puller ba tawag doon? Ito yung video, tingnan nyo. Yan na, lalabas na! Yun! Natanggal din! Woo! Yun ang kinalawang na eh. Yan, kalawang na oh, kaya dumikit. Grabe. Yan mga ka-ride, so yun nga no, yung sa tip natin ngayon, huwag nyo itong pepersahin. Okay, kung ayaw matanggal, yung ginawa ni ka-ride Tristian, pinabara niya muna to ng WD-40, tapos puller ang ginamit nila para mahatak to. Okay, kasi yun nga, kinakalawang pala yung loob. Kaya pala nagtataka kung maraming nagtatanong sa atin kung paano tinanggal, kami kasi, nung nag-repaint kami, ang dali lang talaga namin itong nabaklas. Tanggal nito, ayun na, nabaklas na namin itong buong frame na to. Kaya natanggal namin yung gulong sa likod. Yun mga ka-rides, sana nakatulong yung video ni Tristian. Shoutout ulit sa iyo, ka-ride, no? Thank you sa video mo. So, at least malaking tulong sa atin at sa mga nagtatanong kung paano natanggal yung gulong sa likod. So, ito mga ka-rides, para matanggal natin to, may lagay natin yung alarm. Ito daw muna yung tatanggalin natin isa-isa. Itong apat na to. And then, sabi ni Pops R, naawin yung pasabi kung sino siya. Okay, ito, tatanggalin din natin to. Yan. At saka, itong dalawa. Tapos meron pa daw isa dun sa gitna. So yun, simulan na natin. No? So natanggal na natin itong buo. Okay, so bigyan ko lang kayo ng heads up, no? Buti na lang talaga ito, ka-message ko, no? Ayan, ito yung cellphone, ka-message ko si Pops R. Ayaw niya sabihin nga kung sino siya, no? Pero kasi pag tinanggal mo na yung mga tornilyo, ang una natin iisipin, ito yung hatakin natin, itong part lang na to. Yung pala, kasama pala to. Yan mga ka-rides, tingnan nyo. So hahatakin mo lang pala siya. Halimbawa, natanggal mo na yung tornilyo dito. Gagawin mo lang, hahatakin mo to. Tapos dire-diretso na yan, pababa. Ito rin, dire-diretso na yan sa pababa. Dahan-dahan lang pa, hindi mabali o maputol yung mga ngipin. Yun. So ibig sabihin, mga ka-rides, sa mga kagaya kong first time, no? Pag natanggal na yung tornilyo, huwag nyo hatakin to. Itong plastic na to, hindi lang ito pala. Kasama to. Itong may kulay. Kung kulay white mo sa inyo or kung anong kulay black, kasama to buo. So ito yung tatanggalin nyo ng buo. Yan mga ka-rides. So na-open na natin. Alright. Ngayon, kakabit na natin yung alarm. May abang daw dito eh. Ito. Ito yung tingin ko. Ito yung abang na. Tatanggalin lang natin to. Tapos, ikakabit na natin yung alarm. Yan. So bali mga ka-rides, itong abang na to, ito daw yung tatanggalin natin and then i-coconnect natin to. Itong binili natin. Okay, so try na natin, no? Tanggalin lang natin. Yan. So gagayahin ko lang kung paano ko ito tinanggal. Tapos ganun ko lang ipapasok tong isa. Okay. So hindi muna natin ito i-fix. Hayaan muna natin kasi susubukan muna natin kung gagana ba eh. Yan ako, sana gumana. Ah.
Yan. So ito mga ka-rides. Okay na, no? May salpa ko na. Susubukan natin ngayon kung gumagana to, no? Bahala na, okay? Kukunin ko lang yung remote. Hindi ko muna siya i-fix, ha? Kasi, tatry muna natin. Bago natin diskartihan kung paano natin siya i-fix. So, ito yung remote. Subukan natin. Alarm. Ayos, gumana. Ang sakit sa tenga. Alright, mga ka-rides, gumana. Subukan natin yung ano niya, yung start. Ah, ito yung alarm na kapag natatamaan. Hindi, call lang pala yun, call. Okay, pare-pareho tayo mga ka-rides. So, sinatry ko pa lang din to, no? Subukan natin, ito ata yung ano, sa keyless. Hindi rin. Saan ba yun? Ito ba? Hindi eh. Yun! Ang galing! Double pala, double push. Yun, double push to mga ka-ride. Tapos, stop natin. Ito ba? Yun! Alright! Yan mga ka-ride, so ayos no, i-fix ko lang to, tapos papakita ko sa inyo kung paano siya, kung paano ko i-setup doon sa loob. So ganun lang no, tama nga, tama yung mga ka-rides natin, simple lang na plug and play lang pala talaga to. Alright, ang galing, isa pa nga, nakakatuwa, ay, first DIY ko to mga ka-rides, so gumana, isa pa. Alright, keyless na, alright, stop. Nice. Yan mga ka-rides. So ito na, na-setup ko na. Ito ngayon yung pinaka-aparato dito ko nilagay. May kasama yan na pandikit kung nakikita nyo ano. Although hindi siya dikit na dikit kasi nilagay siya dito sa bakal. Tapos nilagyan ko na lang na itong ano, itong strap. Kasi para sa akin mas okay no? Mas okay yung pakiramdam ko na alam kong nakadikit na may strap pa. Kasi pwede nyo rin naman diskartehan na dito nyo idikit, diba, yung pinaka box. Ang ano ko lang kasi dyan, naiisip ko lang dito, pag dinikit ko siya dito, hindi ko na malalagyan nung ito, itong strap na to, yung cable wire ba tawag dito or whatsoever, basta ito no, zip, yung zip yun, ito yun no. Yan, nakalimutan ko tulad tawag, pasensya na yan, okay. So, hindi ko siya malalagyan hanggang dito kapag dito ko dinikit. So, eh, ano naman ngayon, di ba? No? Eh, kung hindi mo malalagyan. Ang worry ko lang, baka kapag naghugas tayo ng motor or mabasa siya ng ulan, matuluan dito, hindi naman siguro, pero malay mo lang, eh, mawala yung dikit, mauhulog ngayon to. At least dito, hindi masya dikit na dikit sa malaking part, dito lang siya sa bakal. Pero at least ito may suporta, 'di ba? Naka-strap siya. Kaya para sa akin mas okay siya diyan. So kayo diskartehan niyo na lang 'no kung magkakabit kayo niyan. Bahala kayo kung saan niyo ilalagay. Tingin ko naman yung pwesto niyo maganda 'yo kasi wala namang tinatamaan. 'Yan. Tapos may option din pala tayo mga ka-rides na 'wag nating ikabit yung alarm. Ito pakita ko sa inyo. So ito yung alarm, hindi ko na siya kinabit. Sasabihin nyo ngayon, eh ano ba yung kalokohan mo? Eh, alarm system nga yan, bakit di mo kinabit yung alarm? Okay, ang akin kasi, maingay eh. Na-experience ko yung mga ganito eh, no? May umupo lang na pusa, o kaya may dumaan na motor na maingay tambucho, mag-iingay kagad yung motor natin eh. So para sa akin, ang naging silbi na ito, eh yun, keyless talaga siya. Pang keyless na lang siya, no? Tapos, kung sakaling ilalak ko man siya, yan. Tapos may gustong magnako ng motor natin, laruin niya yung susian. Tingnan nyo to mga ka-rides, ha? Hindi niya pa rin may start yung motor. O diba ayaw? O diba? So may silbi pa rin. Ngayon kapag inunlock ko na siya, yan. Tapos yan, gusto ako na yung magsususi. O open na, diba? So may silbi pa rin siya. Tapos sa isa pang silbi niya, halimbawa nasa parking ka,
malayo ka, no? Tapos magkakatabi yung motor nyo, magkakamuka. Eh, pwede mo itong magamit para makita, no? Pindutin mo lang to. O, yun. Alam mo, sa'yo yun, di ba? O, kahit alin dyan, basta iilaw yan, eh, oh. O, di ba? O, alam mo, sa'yo yan. Yun pa rin yung silbi niya. Okay? Hindi man siya maingay, pero pag nilak mo siya, ayan, at may nang gulo, may babait na nagsalpak ng susi doon sa susian mo at gustong paandarin yun, hindi niya yan mapapaandar. Unless iwanan mo siya ng nakaganito. Yan, pwede. Pero kapag pinindot mo to, naka-alarm yan. Tapos pag ginalaw mo yan, tingnan nyo ah. Yan, okay. Nawala lang yung ingay niya, pero naka-alarm pa din siya. Ibig sabihin, secured pa din yung motor natin na ano, hindi siya mananapaw. Okay, tapos ito, kumbaga, callback to. Yan, no? Parang Honda, di ba? May callback kapag nasa parkingan ka. Okay? Yan, mga ka-rides. Kakabit ko lang to para tingnan natin talaga kung okay na okay to. O nga pala, shout out kay Boss. Ayaw niya sabihin talaga kung sino siya, eh, no? Pero alam niyo ito, napakalupit. Inalalayan niya talaga ako all throughout. Kung mapapansin niyo mga ka-rides, oh. Ang dami kong tanungan dyan, nagsisend ako ng video, ng picture. Inalalayan niya talaga ako hanggang sa matapos ko. Yan, ito mga ka-ride. So, naibalik ko na. Review ko lang ulit ha. Paalala ko lang sa inyo. Na kapag natanggal nyo na yung mga turunilyo, okay, ang usual na magkakamali tayo, ito yung hahatakin natin. Ito lang, itong part na to. Kasi nga, ito yung tatanggalin natin eh. Okay, ito palang gagawin natin. Itong part na to, ito yung hahatakin mo. Pag pumutok yan, dire-diretso na yan. Yan, papunta dyan. Puputok din yan. Ito, hatakin mo lang. Puputok, dire-diretso. Tapos ito, itong part na to, paangat lang. Yan. So, hindi ko na gagawin, pero nagawa ko na kanina. Pakita ko lang sa inyo simula. Ganyan lang, oh. Yan. Ginagawa mo! Isang kamay na kasi hawak ko, eh, no? Pero madali lang talaga to. Ito lang. Takin nyo lang to. Dahan-dahan lang. Pak! Puputok lang to. Yan. Review ko lang ulit. Kahit wala yung alarm, ito yung silbi nyan. Kapag pinindot ko tong lock, yan. Wala mas yung alarm kahit magalaw. Okay. Yan, umiilaw lang siya. Pero at least kapag may mabait, no, na gustong mag-trip ng motor natin, kunin, susian niya man 'yan. Okay? Kahit anong gawin niya, hindi na mapapaandar 'yan. Ayan, 'di ba? Hindi na mapapaandar. Ito kasi naka-lock tayo. Okay? Pero kung ikaw gusto mo naman na magsusi ka kahit may ganto ka na, ito lang pindutin mo. Ayan. Para sure ka lang na hindi ka naka-alarm. So, pag nagsusi tayo, tignan natin. Ayan, na-under siya mga ka-rides. Okay? So, may silbi pa rin siya, no? Hindi lang siya maingay, pero protektado pa din yung motor mo. Okay, tapos yun nga, kapag balayo ka, magkakatabi kayo, hindi mo alam nasa na ba yung motor mo, pindot ka lang kahit ano dito sa tatlo. Yan. Wala mang alarm, makikita mo umiilaw. Yun yung motor mo. Pwede rin ito, iilaw siya. Pwede rin itong lock, iilaw siya. Yan. So may silbi pa rin siya mga ka-rides. Kaya, yun mga bashers dyan, sasabihin bakit hindi ko kinabit yung alarm. Eh yun, kanya-kanya ano lang yun. Kanya-kanya trip lang yan. Okay na ako dyan eh. Tsaka ito yung malapit dyan. Oh. Kahit wala kang susi, o oh, diba? Pindutin mo lang ito ng dalawang beses sa dalawa. Ayos. Di ba? Wander ka na. Kilos tayo ngayon. Panis. Kilos. Pagpapatayin mo siya, ito lang. Boom. Okay na. Tapos nakalock na siya. Yan. Wala man siyang alarm. Ulitin ko. Hindi na yan mabubuksan na iba. Yan mga ka-ride. So maraming salamat sa panonood. Again, don't forget to subscribe. Saka hit nyo na rin yung notification bell. Para updated kayo sa mga susunod ko pang mga video. Yun, so lagi natin tatandaan, no? Pare-pareho tayong rider. Pare-pareho tayong nagmumotor. Kaya, peace lang. Walang away.